Ah, hello mga kabayan. Kamusta kayo dyan? So, may papanoorin po tayong isang live ng nagngangalang Francis Leo Marcos na kung saan isa talagang siya yung nagpauso ng mayaman challenge. Eh ngayon, isa nakita natin sa kanyang live is nahihirapan siyang ipasok yung mga binili niyang bigas sa kanilang subdivision kasi nga nagkainit na pinag-initan daw siya ng mga kapitbahay niya na nakatira sa subdivision na yon. So, para sa akin na boss, saludo ka sa akin. Kasi yan ang sinasabi natin na yabang pero may pinagyayabang. Ibig kong sabihin, huwag nyo pong mamasamin. Ibig kong sabihin, maganda yun pinaggagawa naman niya si boss Francis Marcos. Kaya panoorin po natin yung mga pinagsasabi niya at talagang mahirap nga talaga itong gagawin nila kasi nga biro mo halos puno po yung truck eh ayaw pong papasukin ng mga kapitbahay kasi may agreement yata at nagre-reklamo nga yung mga kapitbahay. So talagang mahirap yung transportation na ginagawa nila. So, biruin nyo sa yung buong ang haba ng truck na yun na puno ng bigas is gusto sana niyang ipapasok dun sa subdivision nila para idideskarga dun mismo sa bahay niya na. Pero medyo mas mahirap talaga kasi yung bigas is idideskarga dito sa labas ng gate nila. So, panoorin po natin. Nakakapanginig ho ng laman. Nanginginig na ho yung lamang ko ngayon. Paggising na paggising ko ho dahil doon sa ginawa kong vlog, pinagtulong-tulungan na agad ako, napakarami ko na hong tawag. Kaya ho itong truck na delivery, ini-impose nila sa akin yung rules. Yung rules ng Green Meadow na bawal hong lahat ho ng delivery is dyan lang sa, dito lang sa gate. So paano ko naman ho hakakutin yan, napakaraming bigas na yan. Bubuhatin ko isa-isa. Nakikiusap po ako na ibabasa tapat ng bahay ko. Wala na akong pumapayag. Eh no, yan ang pakiramdam ko. Pinagtutulong-tulungan ako ngayon. Pero wala akong pakialam. Kahit makarating kami sa Korte Suprema, kahit saan pa kami makarating, gusto nila magsuntukan kami. Wala akong problema. Hindi ko ititigil itong pagtulong natin sa taong bayan. Ayan o. Eh, bukasan mo nga. At wala doon ang pinangako ko. Willing ako mag-suffer. Kagigising ko. Dahil ho napuyat ako kagabi. Ayan o, ito ho yung mga bigas. Ito ho yung mga bigas. Pare Neil, huwag ka munang tumawag. Naka-vlog ako eh. So ayan ho yung mga bigas. Ang dami ho yan. Isang mahabang truck ho yan. Ayan o, may isang truck pa ho. Ayan. Kaya lang o, hindi ko na ho siya maipasok. Kaya nahihirapan ho ako ngayon. Gawa ng, paano ko ho ipapasok? Eh pinagtutulungan na ho ako rito. Katakot-takot na complain. Kino-complain na ako. Bakit daw ako nangangalampag? Ilalagay ko daw sa kahihiyan yung subdivision ko. Wala naman ho akong pinangalanan eh. Yan ho, i-vlog ko lang. Pero bakit ito para sa taong bayan? Kung makikita nyo, ani ho namin yan. Galing pa ho ng Nueva Ecija. Ayan ho. Nueva Ecija Palay Rice. Do not delay. Nadidelay ho eh. Ayan, nadidelay ho. Nahihirapan. Sige na, diskarga nyo na. Ako ho tinalang ng expedition. Ayan o. At wala doon ang sinabi ko. Ako ho'y maninindigan hanggang aki ako, kung ano man ang mangyari nito. Hanggat yung mga putang ina hindi nagigising. Tinatamaan sila. Eka nga, yung vlog ko ho, bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool eh. Eh bakit sila nagre-react? Ibig sabihin, sila yun. Ha? Live na naman. Bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool. Oh, shout out po sa 300,000 nanonood ngayon. Ha? Ayan ho yung bigas. Mahaba ito. 6x ho ito eh. Ito ho yung truck. Ayan ho. Ayan ho, ipamimigay ko ho yan. Mayroon pang isang mas malaki pa ho rito yung parating. Ayan. Ricky, pakiusapan mo na si Sir, diyan ka na dadaan.
Ayan o. Mga kababayan. Bagong gising lang ho ako. Sir, idol. Ayan o yung bigas. Otherwise, malamok. Wala ang problema ho. Ayaw ho papasukin, ayaw padaanin. Iniimposan nila ako ng rules na lahat ho ng delivery is dito lang sa gate 5. Pero kahapon ho, ipinagpaalam ko na yan. Iniimposan nila ako ng rules dito lang daw ho sa gate 5. Kasi ho, kinukomplain nila ako dahil yung mga residente ay pinagtulong-tulungan ako dahil doon sa vlog ko kahagabi. Wala naman ho kung binanggit na hindi mabuti. Di ho ba? Ngayon, bato-bato sa langit. Challenge lang naman tong akin eh. Bakit sila nagre-react? Di sumagot sila sa challenge. Ang dami nga ho, ordinaryong mamamayan, tinanggap yung challenge ko eh. Ha? Pero this time, sabi ko nga ho, taong bayan ho ito eh. Bakit nila dinidelay? Mamamayan na ho ito eh. Taong bayan na ho, ang higit na nangangailangan dito. My God. For God's sake. Ha? Nasaan ang pagiging tao nyo? Ang ayos-ayos ko hong nakiusap sa inyo. Sabi ko nga, kung para sa sarili ko lang, wala akong problema eh. Hindi ba sila natuwa na meron silang kapitbahay na kahit papano hindi man nila magampanan yung aking challenge kahit ako sumasagot? Hindi ba? Ayaw mga kaibigan, yan ang totoong pangyayari ngayon. Hindi pa ako nagkakape, hindi pa ako nag-aalmusal. But supposed to be, yung mga bigas na pupunta sa payatas daw, it's being delayed. Kaya, eto, hindi ho talaga, hindi ho makapasok. Wala na, inimplyan na ho ko ng rules. Wala naman ng problema, susunod tayo sa rules. Pero humanitarian reason po ito eh. Bakit kailangan ganun? Nakiusap naman ho ko sa kanila kahapon. Bakit kailangan ganun? Sige na, diskarga nyo na yan. Ibaba mo na to. Yung payatas Quezon City nyo. Yung mga taga payatas Quezon City, andito na yung bigas nyo. Yung mga estudyante na naipit dyan sa UP Los Baños, nandito na rin ho yung bigas nyo. Sige ito. Ha? Ano daw, buwa daw po ng hirat yung expedition. Saan? Nakita mo, may clearance pa ngayon sinasabi. Kausap ko lang sila kung say kanina. Andali nga. Andali. Ano na namang kalokohan niya? Andali o, mga kababayan. At, patawag nga si sa opisina. Andali lang o. Sandali lang po at kakausap ako security guard. Chief, patawag nga o kay Johnny sa opisina. Sandali lang o ha. Wala na po. Yung receipt po nandyan mama. Sa medical. 6 stage 1 po kayo. Sandali lang o. So 6 stage 1 ba yan? 3 stage 1. Sandali. Nakita po niya na mama? Nandito po sa labas. Sandali lang ba mga kaibigan? Hindi pa kayo pumunta dito. Ayan o. Dito sa guardhouse. Mabuting tao naman tayo sa kanila, pero may rules nga ho, kaya in-impose na ho yung rules. Kaya nahihirapan ho ko ngayon. So, ang gagawin ko, yung expedition ko po, dahan-dahan pong hakotin yung 500 kaban papunta sa bahay. Excuse me, patawag nga ako dun sa kay Johnny ngayon. Pakitawagan si Johnny. O kaya sila kunsay. Hindi ko pa ho alam kung mga guard ay may puso pa rin. Kung sila ba ay kaibigan ko pa rin o hindi na. Sige o, pakalat nyo na to. Actually po, nahihirapan na kami. Ayan na pala si Johnny. Eto. Johnny? Johnny? Hello, Johnny? Hindi, ayan yata eh. Ayan eh. Hindi, si Lawrence yan, sir. Si Lawrence. Johnny? Ito nga, hindi ko maintindihan, mga kabayan. Bakit, yun, kung sino pa yung taong tumutulong, yun pa yung pinapahirapan nila. Why not natulungan na lang po natin siya? Expedition na lang yung gagamitin. Kasi may willingness.
So, yung characteristic niya, nakikita ko na talagang ganun siya magsalita. Eh. Talagang mabigat. Pero at least nakikita ko yung puso niya. Daming tinamaan ha, Lawrence. Kung paano siya tumulong sa ating mga kapwa Pilipino na kailangan na kailangan ngayon para tulungan. Dito na lang ito-download. Sugurihin niyo po. Isipin niyo po mabuti. Ito-download dyan. Dahil sa ginagawa niyang tulong, malaki po may tutulong niya sa ating bansa. Hindi siya politiko ha. Ayan. Tapos dito lang. Kasi based sa nakikita ko sa mga videos na nakikita ko, is talagang may foundation talaga siya na talagang yung willingness niya na pagtulong talaga is talagang ginagawa niya na hindi lang sa ngayon para popularity lang o para makita siya nakikita ko na talagang noon pa man is talagang yun na yun na parang legacy niya sa pagtulong. Umikot ka na ron, tapos so makikita po natin sa, pagbaba, sa mga comment is madami nagko-comment na baka hanggat po pwede is tatakbo na siyang mayor ng Quezon City kasi nga taga Quezon City na siya. So panoorin po natin mga kamay pa rin. Tuloy-tuloy pa rin natin. Dito na lang sa gilid yung bigas i-discarga. Dyan na lang sa gilid. So ayan mga kapatid. Nakargahan na ho yung expedition ko. Personal ho yan. Ako pa mismo. Ayan o. Ayan o. Ayan yung mga bigas. Ayan. Everyone. Ako po ay nakikiusap. Na kung maaari, sana kahit papano, ito naman yung humanitarian na alam niyo po, gusto pong gumalaw ng ating mga security guard. Gusto nila akong pagbigyan. Pero ang problema ho kasi, may order ho silang tinatanggap doon sa taas. Ako ho'y napagtutulungan na. Kasi ho, tinamaan ho sila eh. Eh ngayon, sa akin naman ho, yung sa akin, yung aking ginagawa, challenge lang. Chip, Dina. Dina, dito na lang. Baka papasukin na rin to. For the meantime, pinadidiscarga na eh. Eh ngayon, biglang umarap, baka papasukin na para isang tuloy na lang, oh. So, dyan na muna. Shout out sa 33 million viewers. Puta, 33 million, oh. Grabe, no? So, ayan po. Medyo. Grabe. Kagigising ko lang, oh. Hindi ko alam, baka after COVID, kung ano na mangyayari sa akin. Pero I'm willing to accept the challenge just to help our fellow countrymen. Sana po, panalangin nyo na lang ako. So, actually po, meron pa isang ganito. Ito, may isa pa akong ganito, mas maraming karga. Ayan. Sabi po ni, nakakainis, di ko tuloy marinig boses de bossing. Ayan, hindi mo marinig boses ko? O, i-review mo ito. Now! This is a challenge to all the riches out there. Galaw kayo. Tumulong tayo ngayon. Nandito tayo sa kalamidad. Ha? Sabi ko nga po, yung vlog ko kahapon, kung tinamaan ka, para sa'yo yun. Ngayon, kung hindi ka tinatamaan, bakit ka magko-complain sa akin? I never violate anyone because wala po akong pinangalanan kahapon. Tapos ngayon, naiipit ho yung mga bigas ng taong bayan. No? Tamo, iniipit ang gagaling nila. Hindi po ba? Ayan o. Ayan ay para sa taong bayan. Ayan o. Ngayon o, andito kami. Biro nyo, galing ho pa noon ng Nueva Ecija ito. O, ito ay galing ho ng Nueva Ecija. Yan po ay inani. Nakita nyo ho? Ha? Nueva Ecija, Palay Rice. Do not delay. Ngayon ho, nadidelayed. Alam nyo kung bakit? Pinagtutuluhan ho ako ng aking mga kapitbahay. Dahil tinamaan daw sila sa vlog ko. Ang dami ko hong tawag kanina. Sabi ko, demandan nyo na lang ako. Pero hindi nyo ako kayang awatin. Yan ang pamamaraan ko para magsigising kayo. O kung marami kayong tinutulong, bakit nyo ako i-complain? Kung kayo pala'y tumutulong, hindi para sa inyo yun. Ngayon, kung hindi kayo tumutulong at talagang tulog kayo, para sa inyo yun. Yun ang sinabi ko. Ganun lang ako kasimple. Bakit kailangan nyo ako i-complain, di ba? Kung kayo ang tinatamaan sa vlog ko, ay para sa inyo yun. Magkita tayo sa korte, demanda nyo ako, pero wala ho akong binigay na pangalan.
Ha? Ngayon, ayaw nyo bang maramdaman na may taga-Green Meadow na tumutulong? Di po ba? Ayaw nyo, in behalf of the Green Meadow Subdivision, kami po ay makatao. Tutulong po kami. Ayan po yung aking advocacy. Kumbaga lahat tayo, kasali ko rito. Di po ba? Lahat kayong kapitbahay ko, kabahagi nito. Ngayon, kung tinatamaan ka sa challenge ko, ibig sabihin, ikaw talaga yung pinatatamaan ko. Ngayon, kung malinis ang puso at konsensya mo, animal ka, hindi ka tatamaan. Hindi mo ako i-complain. Bakit? Para sa taong bayan to eh. Ang dami na nga sumagot sa challenge ko eh. Yung mga ordinaryong magtitinda ng baseball, sumagot sa challenge ko, di ba? Sumagot sila. Makikita nyo naman sa Facebook ko, I accepted the challenge of Sir Francis Marcos. Di ba? Alam nyo po, pag nagsalita ako, hindi po bunga ngayon, may gawa ho yun. Ganun o kasimple. Ha? Eh pero kung ngayon, kung iko-complain mo ko ba, eh tinatamaan ka. Kung ngayon, kung sino ka man tinatamaan ka, eh kupal ka, ikaw talaga yung pinatatamaan kong animal ka. Nakakagigilo eh. Hindi pa ako nagkakapin, hindi pa ako nagmumumog. Inaasahan ko ito, ididiskarga doon sa harapan ng mga, ng aking bahay bago ipa-deliver dyan sa Payatas at kung saan man natutulungan. Yung mga estudyante, mahigit 1,000 estudyante sa UP Los Baños, nangakuho ako ng bigas, eto na. Doon yung 100 kabas sa Payatas, ipinangako ko kahapon yan, eto na. Di po ba? Ngayon kagabi ho, nag-Facebook live ako. Kumbaga nangangalangalampag lang ako ng mga kapitbahay. It is just a vlog. Wala akong personal, hindi ho ako nagbanggit ng pangalan. Abi paggising ko ho nga, sinabing ikinomplain daw ako. Eh kahapon ho, ipinakiusap ko na. Ay, pero paano ko dadalhin sa bahay ko? Eh kalahating kilometro pa ho layo ng bahay ko. Di po ba? Ngayon, yung truck, andito. Hanggang ngayon, di ho makapasok. Ngayon, dadahan-dahanin na lang ho nga putin. Gaano ho ka-uneasy? Sabi ko nga ho, in every law, there always been an exemption as long there is a justification. Especially if it is for humanitarian reason. Di ho ba? Ngayon, 100,000 yung active na nanonood sa akin ngayon. Ayan o. Saan kayo galing? Nueva Ecija, di ba? Oh, galing Nueva Ecija ho. Yung Palay. Nakita mo kung gano'ng karaming viewer. 100,000 yung active na nakakakita sa akin. Pinakamalaking vlog yan. Walang sinabi lahat ng vlog. Kasi humanitarian. Ngayon o, naiipit. Ah, kanina pa ho ko ng Galaite. Pero nais kong pasalamatan ng pamunuan ng Green Meadow. Pasalamatan ng pamunuan ng Green Meadow. Especially yung mga matitinong nakatira at mababait. Ha? Na tumawag po sa akin at sinabing pasensya ka na Francis, may violation, nababiolate ang rules natin. Sabi ko, wala akong pinangalanan. Ngayon, sabi niya, dito ka na mag-vlog sa labas. O yan, andyan na ako sa labas, nagba-vlog ngayon. O eto ho. Eto ho yung mga bigas. Ah, ang dami ho niyan. Hello, Beth? Hello? Oh, naka-vlog ako, Beth, naka-live ka. Naririnig ng kalahating milyong Pilipino kung ano yung sasabihin mo. Oh, mamaya na. Oh. Ayan. Ayan po, mga kapatid. Nakita mo yung vlog ko kahapon? Oh, wala. Binira ako. Oh, ngayon, hindi na ito makapasok tuloy. Pero walang problema. Nakita mo kung gano'n yung viewers natin? Tingnan mo. Okay, tanyo. Wala kayong suporta. 100,000 live active. Meron ba nag-live ng ganyan? Wala, boss. Meron ba nag-live ng ganyang karami? Wala, boss. Oh, ayan, sa taong bayan 'yan. Nakikita ng taong bayan kung ganong karaming nanonood ngayon, kung anong sitwasyon meron sa akin. Pero sa katulad nung sinabi ko, wala akong pakialam kung ano mangyari sa akin kinabukasan. Ang importante ito pa rin ko yung sinabi ko. Yung adhikain ko para mabigyan natin yung ating mga kababayang mamamatay na sa gutom. Ayan. Ayan o. Bigas naman yung i-deliver sa loob ng bahay. Yes. Bakit ganyan? Yan. Ano yung importante? Para sa taong bayan pa to. Kaya nga boss eh. Hindi naman para sa inyo. Oo. Para sa mga nagugutom. Oo eh. Kaso, wala pa to sa kalahati eh. Hmm. May kasunod pa eh. Imbis na mapabilis yung pagtulong. Oo. Imbis na mapabilis yung sabi ko nga o, in every law, there always been an exemption as long there is a justification. Yung hun checkpoint ng kapulisan na pinagdaanan, pinalusot po sila. Bakit po? Ano ba ang nakalagay?
Ano ba nakalagay? Nueva Ecija Palay Rice. Do not delay. Galing ho ng Nueva Ecija to. Alam nyo yung kakainin ko na lang. Ibibigay ko pa sa tao. Tapos eto ho nangyayari. Pinagtutulungan ako ng kapitbahay ko sa subdivision dahil doon sa ginawa kong vlog kahapon. Bakit hindi naman ho sila yung tinitira ko? It's just a vlog. Wala ho ko nilagay na pangalan eh. Di ba? Kung mabuti yung ginagawa mo at talagang nakakatulong ka, dapat proud ka. Hindi ikaw yung pinatatamaan ko. Ngayon kung magko-complain ka pa at wala ka namang ginagawang mabuti sa kapwa mo, eh ikaw talagang animal ka yung pinatatamaan ko. Putang ina, kahit saan tayo magkita, hindi kita aatrasan. Wala akong binigay na pangalan. Di ba? Ngayon kung tinatamaan ka sa vlog ko, o ikaw talaga yung pinatatamaan kong hindot ka. Ngayon, problema mo yon. Ngayon, kung hindi naman ikaw yung pinatatamaan ko, at ikaw na may mabuting tao, aba, pinapalakpakan kita. Mabuti kang tao, kasama ka dito sa advokasiyang ginagawa ko. Di ba? O ayan. Kung sino ka mang hindot ka, na wala ka namang ginawa, at tinitira mo pa ako, o ayan, 1,000,000 Pilipino live na nanonood ngayon kahit tignan mo. Ha? Pinakamalaking vlog tong ginawa ko. Ayun, ito na yung pinakamalaking vlog na nangyari sa buong kalakaran ng pagbablog. Ito na yung pinakamalaki. Na active 200,000 yung nanonood sa akin. Okay? Active 'yan. O ngayon, kung mabuti kang tao, kaibigan kita, hindi para sa iyo yung ginawa ko. It's just a vlog. Okay? It's just a vlog. Wala akong pinangalanan. Pero kung hindot ka, tinatamaan ka, o para sa'yo ito, yung 200,000 tao, galit sa'yo ngayon. Oo nga. Pinipigilan eh. Di ba? Galit sa'yo ngayon. Pinapahirapan mo ko. Hindi ako yung pinahihirapan mo. Taong bayan. Yung nagugutom na nangangailangan nito. Ako, hindi ako yung pinahihirapan mo. Kaya kong mabuhay, kaya kong bilhin lahat ng gusto ko. Pero nakakagigil ka kung sino ka mang hindot ka. Huwag kang magpapakilala sa akin. Alam mo kung bakit? Pag nakilala kita, pipicturahan kita, dadagukan kita sa harapan ng nanay at tatay mong animal ka. Nakakangigil ka. Di ba? Nakakapanginig ka ng laman. Yun yung totoo nun. Hanggang ngayon po, mga kaibigan, 11:00 na ho. Yung bigas natin, nandito pa rin. Tenga. Nakatenga pa ho eh. May darating pang truck. Meron pa? Oo. Alam nyo, ngayong araw na to, idineclare ko ho na yung natitirang pera ko, yung 20 million na liquid ko, ibibigay ko ho lahat sa taong bayan. Ngayong araw na to. Yung lahat ho ng liquid ko, ibibigay ko na ho yun. Wala na ho kung pakialam kung ano mangyari. Actually, yung liquid ko ho is, magmula nung nagsimula yung lockdown, may 100,000,000 ho akong liquid eh. Pero dahil sa hinaba-haba na ho ng lockdown, at gusto ko pa hong makatulong, wala na ho kung pakialam kung maubos pa yon. Hindi ho yun ang concern ko. Ang concern ko is matupad ko yung ginagawa natin. Matupad ko yung ating ipinangako sa taong bayan. Bakit ho? Wala hong tao ngayon eh. Naiintindihan ko ang gobyerno. There is no income coming to the government. The government are paralyzed. Higit tayong kailangan ng taong bayan at ng ating gobyerno. Kaya ho, lahat ng mga kakaibigan kong mayayaman, at yung mga mayayamang nakikinig pa sa akin, hindi ko ho kayo tinitira. China-challenge ko ho kayo. Kung panonoodin nyo ho yung ibang vlog ko, chinalis ko si Levi Ignacio, chinalis ko si Res Cortez, chinalis ko si Carlo Aquino. Ayun naman ho, challenge lang. Ngayon, kung wala ho akong pinapangalanan eh. Di ho ba? It's just a vlog. Ngayon, kung dahil just sa ginawa ko, aba, tinamaan ka, problema mo yan. Hindi ko ho yung problema. At least wala ho akong binanggit na pangalan. Pero yung mga pangalan binanggit ko, Carlo Aquino, Rafael Rosel, Res Cortez, Levi Ignacio, Rob C. Yan ho ay challenge eh. Chinalenge ko sila. Pero yung pigilan nyo, yung para sa taong bayan, putang inanak, anong klaseng tao kayo? Tao pa ba kayo? Hanggang ngayon ho, naghihintay pa rin ako sa pamunuan ng Green Meadows kung papayagan po nila to na kahit papano, hindi ho tayo ganong mapagod. Humanitarian ho yan eh. Yung mga gwardiya ho naman natin, wala akong magawa. Sumusunod lang ho sa utos. Di ho ba? Actually, 2 truck ho yan. Ito lang yung nauna. May mas malaki pa. Ayan o. Ayan. Ito, makikita nyo. Ayan. Gali ho ito ng Nueva Ecija. Ha? Nueva Ecija ho galing yan.
Yung mga bigas na yan. Yan. Ah, hinahakot na ho dun ng expedition. Ang init ho. Pero wala akong problema kahit masunog ako. Makatulong lang sa mga mamamayan natin. Ah, shout out! Ilang viewers? 153,000 live! Ah, first time. Oh my God, first time. Ganyan tayo kamahal ng ating mga supporter. Mga kababayan, ang tanging hiling ko lamang po sa inyo para ipagpatuloy ko itong ginagawa ko. Please, watch, like, and subscribe my YouTube channel. Sapagkat baka ho itong Facebook ko, mawala na naman. Nawala na ho yung page ko, hindi ko na ho na-recover. Baka itong Facebook live ko, mawala rin ho. Kaya ho kung maaari, pakisave nyo na ho itong vlog ko, pakisave nyo na ho itong live ko. Tapos pakipollow na lang ako sa YouTube. Share. Francis Leo Marcos, ha? YouTube channel ho. Kahit pa paano, kung ano man yung magiging hanap buhay dyan sa YouTube na yan, itutulong pa rin natin sa ating mga kababayan. Shoutout po sa 170,000 viewers. Dami, boss. Oh, first time, ano nangyari? Oh? Ayan, first papa. Time may mag-live na ganyan. Oh, ayan. Tapos puro galit pa sa mga... hindi, puro pagmamahal yung binibigay nila sa akin. Thumbs up and like. I love you guys. Alam nyo po, kayo na lang yung nagiging lakas ko. Pero bago ko po ibaba to, kung ano man po mangyayari sa kapalaran ng bigas na to, ito po talaga ay para sa mahihirap, especially para dun sa mga kababayan natin taga Payatas. Hanggang ngayon, nakatenga pa ho rito at hindi ako binibigyan ng clearance makapasok para maidiskarga. Ayan po. Hindi ho nila ako binibigyan ng clearance para maidiskarga yung ating mga bigas. Ayun nga yata, mukhang bibigyan po tayo ng clearance. Kapag nangyari po yun, pupurihin ko po ang lahat ng aking mga kababayan. Pupurihin ko po lahat ng aking mga kapitbahay. Pasasalamatan ko po sila. Pasasalamatan ko po silang lahat. Ayan o, mukhang papayagan po. Hindi po natin alam. Ayan, para sa taong bayan o yan, kinakausap ng ating mga security guard yung kapulisan at alam nyo po. Mag-hi ka muna. 200,000 viewers. Live yan. Hindi kita binibiro. Nakita mo yung viewers, oh. Ayan po, yung mga mababait natin security guard. They are willing to extend kung ano man, pero susunod po tayo sa protocol. Nakamonitor daw si... So, ito lang masasabi ko sa'yo, Sir Francis. Susunod po tayo sa protocol. Ituloy-tuloy mo lang yan na pinaggagawa mo. Ayun na nga, dito na lang magagaling. Kasama mo ako pwede na, discard dito sa laban mo. At, agbyag ka. Discard ka na lang dito. Tapos, alam ko may pagka-Ilocano ka din. So, saludo ako sa'yo. At ituloy-tuloy mo lang yung pinaggagawa mo. Ingit lang sa'yo yung mga kapitbahay mo kung yung mga kapitbahay mo ngayon is naiingit. Okay. Kasi hindi nila kayang gawin yung pinaggagawa mo. Pero sa ngayon, kailangan kitang palakpakan. At proud ako sa'yo. Kasi ginagawa mo yung hindi nagagawa ng iba. Na makarating sa ating mga mamamayan. Ayan po. Asahan mo na itong channel ko na ito ay susuporta sa'yo at hindi yung live mo na ito is talagang nakuha din natin para hindi din mawala yung live mo na kung saan pinahirapan ka talaga dito. Mahirap itong transportation na ginagawa sa'yo. Biro mo, imbis sana na one time lang ang trabaho is naging doble kasi ibababa yung bigas. Tapos bubuhatin na yung mga sasakyan mo, papasok sa inyong subdivision para ibagsak mo sa bahay mo. Imbis sana na one time lang para mas madali sana yung pagtulong nyo. Pinahirapan kayo nung mga kapitbahay mo dyan na idol. At di bale, andito kami, tutulong sa'yo para ipalaganap, share itong mga pinaggagawa mo sa ating mga kababayan. At mabuhay ka. At sana dumami pa yung lahi mo. At talagang saludo ako ngayon. Yan ang mga kailangan natin talaga ng mga tao sa ganitong panahon. At nakita ko yung talagang mga video mo, mga old videos mo na is talaga nasa puso mo na yung pagtulong at ituloy-tuloy mo lang yan at sana huwag kang magsasawa kahit madami man bumabati ko sa'yo, madami din magtatanggol sa'yo at isa na ako doon at isali mo na itong channel ko na to
At lahat ng video mo ngayon is nakasave kasi nandito ito ng William Stories TV. Ito na din yung magiging kwento mo. Papaalam na ho ako. Update ko kayo kung ano na po ang nangyari. I-re-upload natin yung mga videos mo. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay Sir Francis Leo Marcos. So i-subscribe niyo po yung channel niya. At siyempre i-subscribe niyo na din po yung channel ko at huwag niyo pong kalimutang i-click yung notification bell para updated kayo. Pero i-subscribe niyo po yung channel niya. Kasi kung mas madaming mag-subscribe sa channel niya, mas madami pa po siyang matutulungan. So yun lang po. Sana magtulungan na po tayo. Huwag na po tayong harangin pa yung kanyang ginagawa. Kasi okay naman. Haharangin lang po natin siya pag masama na po yung kanyang pinaggagawa. Pero for the meantime, is okay po yung pinaggagawa niya at malaki po ang nagiging ambag niya sa panahon ngayon ng pagtulong. So, God bless po at mabuhay po kayong lahat. Mabuhay.